magandang araw. So, pinapakita natin sa inyo guys ngayon yung actual experience sa isang masamahan natin na tablogger din na sa Laot. So, si Brother June Lapis, yan po yung ginagawa niya guys, namuhuli siya ng tuna. So, inaari niya yung kanyang mamingwit. Okay. So, kung titingnan natin, nandako ng aalon guys. So, hindi man natin ito actual experience, pero makikita sa video kung ano yung hirap ng isang mangingisda sa ilalim ng karagatan, no? So, sa laki ng inang alon, no? So, makikita natin na hindi talaga pala basta-basta yung panguhuli ng isda, especially sa mga hindi pa nakaka-experience. So, sa mga hindi mangingisda dyan, hindi pa naka-experience kung paano manguli ng tuna. So, ito yun guys, yung actual experience nila. So, pinadala sa atin itong video na to para may pakita na may bahagi yung experience niya. So, makikita nyo, yan ang buhay sa Laot guys. Na medyo masasabi mo na wala kang mapupuntahan kundi yung bangka mo lang. Paglabas mo, pag-iisi mo sa umaga, yung bangka mo makikita mo. Tapos pagkatapos niyan, mamimingwit ka na agad. So pag malalaki ang alon guys, talagang mahirap sa isang mangingisda dahil nandiyan ka lang sa mother boat. Paikot-ikot ka lang yan buong buhay mo, buong maghapon mo, nandiyan ka lang. Kung hindi ka maboring, talagang wala kang magagawa. Kundi sakripisyo mo na yung sarili mong buhay dyan. So hanggang dyan lang talaga yung area na malalakaran mo. Ngayon may mga bangkang maliliit yan, tatawag nila ng pakura. Yan yung ginagamit nila pag once na hindi na malalaki ang alon. So pwede sila makadayo sa malalayong lugar. Depende sa gusto nila kung saan sila gusto kong pumunta. And then yung sinasakyan nila, ito po yung mother boat. Ipakita ko sa inyo yung mother boat guys. Ayan. Yan. Okay, yan yung dyan. Yan mismo yung bangkang sinasakyan nila. So napakahirap pag guys, maghanap buhay sa ganitong paraanan. Pero dahil nga Pilipino ay sanay sa ano mang hirap na buhay, laban lang sabi nga po. So yun guys yung babahagi ko sa inyo guys na konting clip video sa mga hanap buhay ng mga taong mga isda, especially sa General Santos City, yung mga nagtutunan, no? So ito yung actual experience nila. So ito yung sabi sa akin ng kaibigan ko na i-upload ko daw at tapos makita niya yung ginagawa niya in the future sa YouTube. So Brother June Lapis, okay, yung experience na nakikita namin ngayon talagang mahirap na talaga sa Laot. Especially may papay pamilya ka, iiwan mo para lang mga makipag-asapalaran sa hanap buhay dito sa Laot na ito. So okay, yun lang yung masasabi ko guys. So pakinggan natin yung hagibis ng alon at ang ingay ng hangin. Kung may sagot ako, sabihin sana, pwede ba?